Like the soul of Mike learns to rock, it has to go through the three of us. Isang banda na ballads ang halos lahat ng tugtugan. Katunayan, nasa kategorya sila ng soft and pop rock bands. Kilala sila ng mga fans sa kanilang pagiging drug-free, clean living na imahe, at sa magaganda nilang awitin na talaga namang maituturing mo na timeless, na tipong kapag narinig mo, kahit na nasa makabagong panahon pa tayo ngayon, eh hindi mo pa rin maiiwasang hindi mapasabay dito sa pagkanta. Sino ba namang mag-aakala, mga idol, na ang banda pa lang ito ay sa Scandinavia at Asia lang sumikat? Gayong kung ikukumpara mo ang musika nila sa mga malalaking banda nung araw, ay masasabi naman nating kaya naman nila siguro makipagsabayan, di ba? Ang mga musika nila ay yung tipong pag tinugtog sa mga sayawan nung araw, ay talagang kahit amoy pawis na, punong-puno na ng alikabok, at kabang-kaba na, ay mapapatayo ka talaga para hilahin sa gitna si Crush para maisayaw. Sana all! Yung kahit nga patugtugin lang sa FM stations nung araw, ay magtakip ka na ng tainga dahil siguradong may papalahaw na kapitbahay na sasabayan ang pagkanta. Yung tipong kahit balibangin mo na yung bubong, ay hindi pa rin titigil. Ganun katindi. Halika at ating kilalanin ang bandang Michael Learns to Rock, ang bandang nagbigay sa atin ng mga awiting 25 minutes. Sleeping Child, Paint My Love, That's Why You Go Away, Breaking My Heart, at napakarami pang iba. Paano nga ba nabuo ang bandang ito? At sino nga ba si Michael? Bakit hindi ito naging malaking banda sa Amerika? Nasaan na sila ngayon? Ano ang pinagkaiba nila sa ibang rock bands? Ang lahat ng katanungang ito ay susubukan nating sagutin. Kaya halika at alamin natin ang kanilang kwento, mga idol. Pero bago tayo magsimula, ay alam nyo na, intro at shoutouts muna tayo. Maraming salamat! Ang Michael Learns to Rock, o kilala din sa tawag na MLTR, ay binuo noong 1988 sa Denmark. Nag-umpisa ito sa isang talentadong songwriter at naging vokalista ng banda na si Yasha Richter. Pinupronounce din ito ng iba na Jasha o Jaska, pero Yasha ang gagamitin ko, mga idol, dahil yun yung Danish pronunciation ng pangalan niya. So balik tayo sa kwento. Nung una ay gusto lang iparinig ni Yasha ang kanyang mga likhang awitin, kaya niyaya nito ang kanyang kaibigan nung high school at isang drummer na si Kari Wanasher, na agad na nagseryoso sa banda nung marinig ang mga sulat ni Yasha. Ayon dito, humanga siya agad sa talento nito sa pagtugtog ng piano, paglikha ng awitin at husay ng boses nito. Pero ramdam na ramdam nila na sobrang limitado lang ng kaya nilang gawin kung dalawa lang sila sa banda. Kaya nirecruit nila si Mickey Lentz, na noon ay miyembro ng isang rock band na Rocking Studs. Sa unang beses na nagpractice ang mga ito noong March 1988, muli nilang na-realize na kailangan pa rin nila ng pang-apat na miyembro. At dito na nga pumasok ang gitaristang si Soren Madsen, na napilitang maging bassist para sa banda. At dito na nga isinilang ang Michael Learns to Rock. Pero teka, sino nga ba si Michael? Alam nyo ba, mga idol, ay akala ko din nung una ay Michael ang pangalan ng bokalista o kung sino mang bumuo ng banda. Pero ayon sa kanila, ipinangalan ang banda kay Michael Jackson. Wordplay umano ito. Naisip lang nila umano na ano nga kaya ang kalalabasan ng musika ng isang king of pop kung matuto siyang mag-rock. Kaya doon nila nakuha ang pangalan ng banda. Tapos may mga banda pa dati na sumikat noong 1988, tulad ng Frankie Goes to Hollywood, na ipinangalan niya tayong kay Frank Sinatra. At may isa pang banda na Johnny Hates Jazz. Kaya doon nakuha ni Yasha ang idea na gamitin ang pangalan ni Michael Jackson, na ayon sa kanya ay pinagsisihan niya talaga ng maraming beses na tawagin silang Michael Learns to Rock, pero agad silang sumikat gamit ang pangalan na yun, kaya hinayaan na lang nila. Una silang tumugtog na magkakasama sa isang kompetisyon na Rock Grand Prix noong May 22, 1988. At dahil isa sila sa dalawang banda na nasa tuktok para panalunan ang naturang kompetisyon, ay nagkaroon sila ng pagkakataong makatugtog sa Orhus Outdoor Festival noong June 1988. At dahil di pa naman talaga sila ganun kakilala noong panahon na yun, ay 20 katao lang ang nagtiyagang manood sa kanila.
sumali din ang banda at nanalo sa sikat na annual talent show sa kanilang lugar na We Have the Stage, Do You Have a Music noong July 30, 1988 kung saan ay nagkaroon ng interes sa kanila ang isang nag-judge sa naturang kompetisyon. Siya ang humawak sa banda bilang manager ng mga ito. Tapos, pumirma sila kalaunan sa isang Danish record label na medley noong January 1989. Pero hindi pa sila nag-release ng album dito hanggang hawakan din sila ng American record label na Impact Records. Dito, inirelease ang debut album na self-titled na Make Learns to Rock noong September 1991 sa LA. Nagkaroon naman ng maraming playing time sa mga radyo sa Amerika ang single nila na may Blue Angel, pero hindi ito nabigyan ng pansin ng mga tao hanggang ma-release ang pangalawang single na The Actor na hindi man naging hit sa US. Inag-number 1 naman ito sa bansa nila sa Denmark. Sobrang saya nila noon, pero mas nagulat sila na pumasok din pala sa music charts ng mga bansang Norway, Sweden, Indonesia, Malaysia, Singapore at Pilipinas ang kanilang mga awitin. At dahil maganda ang naging benta ng unang album, nag-release agad sila ng pangalawang album na Colors noong October 1993 kung saan ay nakabenta sila ng mahigit sa 1,000,000 kopya. Kasama sa album na ito ang mga awiting 25 Minutes, Sleeping Child at Out of the Blue. Hindi man sila nakakuha ng kasikatan sa US, ay nakahanap naman sila ng superstar status sa Asia kung saan ay kapantay o halos masikat pa nga sila dito mga idol kaysa sa ibang banda na sikat sa US at sa UK. Kaya dito na lang sila sa Asia nag-focus mga idol at nagsagawa ng mga tours. Agad naman silang nakakuha dito ng Southeast Asia Grammy Awards sa Singapore bilang the best performing act of the year 1994. At noong August 1995, na-release naman ang pangatlong album na Played on Paper na nakabenta din ng mahigit sa 1,000,000 kopya na kinabibilangan naman mga idol ng awiting That's Why You Go Away at Someday. Ang banda na mismo ang nag-record at nag-produce ng album na ito. At dahil sa mabilis kumalat ang kanilang musika, ay nakakuha na rin sila ng mga fanbase sa Brazil, South Africa, UAE, Japan at iba't iba pang bansa sa Asia. Nag-release din sila mga idol ng compilation album na Greatest Hits kung saan ay kabilang naman ang Paint My Love noong October 1996. Nakabenta sila dito ng 3.4 million copies at nagtap ito sa music charts ng South Africa kung saan ay nakabenta sila dito ng 350,000 copies. Noong September 1997, nag-release naman sila ng pang-apat na studio album na Nating Tulus kung saan ay nagpatuloy pa rin ang kasikatan ng banda sa Asia. Nagkaroon pa nga mga idol ng kaguluhan sa konsyerto nila sa Vietnam. May nagbenta kasi ng peking tickets sa 20,000 katao na mas marami pa sa mga may hawak ng original na ticket. Hindi naman sila pinapasok sa venue, pero syempre, nagbayad din ang mga tao at hindi nila alam na peke pala yung nabili nilang ticket. Kaya nagpilit ang mga itong makapasok. Binasag ng mga tao ang bintana ng concert hall, kaya napilitang magpadala ang gobyerno ng mga pulis para kontrolin ang sitwasyon. Pagkatapos ng mga tours nila, nagpahinga muna ang banda para maglaan ng oras sa kanilang mga pamilya at mga solo projects. At nung dumating ang araw na babalik na sila sa banda, ay pinalitan ng mga ito ang pangalan at ginawang MLTR. Tapos, sinundan nila ng pagre-release ng isang compilation album under sa pangalang ito na nakabenta rin ng malaki. At pagpasok ng taong 2000, nagdesisyon ng umalis ng banda ang bassist na si Soren Madsen para mag-push ng solo career. Sa kanyang pag-alis, nagpasya naman ang banda na hindi na kumuha ng kapalit nito at magpatuloy na lang kahit tatlo lang sila sa banda. At dito nga, na-release ang panglimang studio album na Blue Night noong November 1, 2000 na naging platinum album sa Denmark at syempre, patuloy pa rin ang kasikatan sa Asia. Noong 2001, naipublish naman ang biography ng MLTR na may title na Something You Should Know. Pero nakasulat ito sa Danish language mga idol. Ang English version nito ay nilagyan naman nila ng pamagat na It Never Rains in Bali kung saan ay kinuha nila ito sa isang insidente na nangyari sa konsyerto nila sa Bali, Indonesia. Nagkaroon kasi sila doon mga idol ng nakakatawang karanasan. Ayon sa kanila, nung magkonsyerto sila doon, ay walang bubong ang venue. Kaya syempre,
Inilapit nila ito sa organizer ng konsyerto. Natatakot kasi sila mga idol na baka umulan. Pero ayon umano sa mga organizer, sigurado sila na hindi uulan dahil meron silang elder na dalawang araw na umanong nagdadasal para magkaroon ng magandang panahon. Pero sa oras ng konsyerto, nakatugtog lang ang banda ng 30 minuto dahil biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Matapos ang mga project sa album na Blue Night, nagkaroon muli ng pahinga ang banda at mas mahaba ngayon dahil nag-release ng solo album ang frontman nilang si Richter. Inamin ng banda na muntik na silang magdesisyon na mag-break up sa panahon na yun, pero sa huli ninais pa rin nilang magpatuloy. Pagkalipas ng 3 taon, nagsama-sama ulit ang banda at nag-release ng pang-anim na studio album na sa 2nd pagkakataon ay muling ginamit nila ang original na pangalan ng banda bilang pangalan ng kanilang album na ito. Dito, nanatiling nakafocus ang banda sa Asia kung saan ay talagang niyakap ang kanilang musika, lalo na nga at sa pagkakataong ito ay napasok na rin nila ang bansang China na naging super hit ang kanilang kanta na Take Me To Your Heart. Mula dito ay nag-focus sila sa mga tours at iba't ibang projects tulad ng pagpe-perform sa Formula 1 na ginanap noon sa Shanghai, China. At noong 2008, inirelease na ang pang-7th studio album na Eternity na sa pagkakataong ito ay ginawa na nila ito sa sariling record label na MLTR Music. Hindi naman naging successful ang album na ito, pero isang kanta dito ang sumikat muli sa Asia mula gamitin ito sa reality show sa Pilipinas na Pinoy Big Brother. Ito ay ang awiting It's Gonna Make Sense. Sinundan nila ito ng malawakang tour sa Asia, lalo na nga sa mga bansa sa Southeast Asia. At ayon pa nga sa kanila, mas sumikat sila sa Asia dahil mas maraming tao dito nung panahon na yun ang mahilig sa mga ballads o love songs. So if you play the loud songs and the fast songs, people get quiet. But when you play a soft song, a ballad, whoa, the place goes crazy. Hindi umano sila naging sikat sa US at UK dahil kahit ayos naman ang melody ng mga kanta nila, hindi naman sila galing sa talagang English-speaking country. Kaya ang nangyari umano mga idol, mababaw lang ang meaning at simple lang ang pagkakasulat ng lyrics ng mga kanta nila na hindi na-appreciate ng mga English-speaking talaga ng mga fans. Pero sa sarili kong opinion mga idol, ang pagiging simple lang ng kanilang mga awitin ang naging dahilan kung bakit sobrang pumatok sila sa Asia, lalo na nga sa Pilipinas. Medyo madali kasing kantahin sa nakararami, madaling unawain at madaling ma-memorize ang mga lyrics. Ang malaki lang nilang problema mga idol ay sa likod ng kanilang kasikatan, sila din naman ang naging target ng piracy, lalo na nga sa China mga idol, na ayon pa nga kay Wenshare ay 95% ng naitalang sales ay pirated. Dagdag pa ni Richter ay nakabenta umano sila ng 15 million album sa Asia, pero karamihan nga dito mga idol ay bootlegs o pinirata. Ganun pa man, ang ganda lang sa bandang ito mga idol ay wala talaga silang bahid ng kontrobersya at maayos talaga ang lifestyle nila. At hindi katulad ng napakaraming rock bands, wala silang naging issue sa pagkakalulong sa droga, walang kwentong divorce sa mga asawa nila, at lahat sila ay namumuhay ng masaya at maayos ang pamilya. At kung mapapansin mo, wala ka din gaanong maririnig na negatibong lyrics sa mga kanta nila. Hindi na ito nakapagtataka mga idol dahil kasama ang Denmark kung saan galing ang banda sa top 5 ng pinakamapayapang bansa sa buong mundo. Noong June 11, 2012, inirelease ang pang-8 album na Scandinavia sa India. Tapos, bilang pagsiselebrate ng kanilang 25th anibersaryo, nag-release muli sila ng compilation album na 25, The Complete Singles. Masasabi natin mga idol na bagamat hindi sila naging kilala sa buong mundo, isa pa rin sila sa pinakamatibay na banda na hindi nakaranas na magpalit ng miyembro sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula sila ng 1988 at hanggang ngayon ay magkakasama pa rin sila. So yun nga, para masuportahan ang pang-8 album ay nagsagawa sila ng mga tours at naging abala sila sa mga projects tulad ng pagre-record nila ng kantang Eternal Love na ginamit naman na theme song para sa Korean drama series na Healer.
kantang It's Gonna Make Sense naman para sa pelikula sa India na Welcome Millions. Noong March 21, 2018, inirelease naman ang pang-siyam na album na Steel. So kahit pangarap ng banda, nung magsimula sila ay makilala sa buong mundo, naging masaya na lang ang mga ito sa success na nakuha nila sa Asia at hindi na sinubukan pang muli na makipagsapalaran pa sa Amerika at sa ibang parte ng Europa. Sa kabuuan mga idol, ang Michael Learns to Rock ay mayroong siyam na studio albums, isang live album, 19 na compilation albums at 31 music videos. Aktibo pa rin ang banda sa panahong ito mga idol at mayroong parating silang konsyerto ngayong 2022 pero sa kanilang bansa lang sa Denmark. So paano? Nagustuhan mo ba ang video ng ito? Kung oo, ay inaanyayahan kita mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.